mapayapang pagbati mga kaibigan. Alam niyo, mayroon pong isang pagtatagpo sa pagitan ng mag-asawa na kung saan ay nagkaroon po sila ng kaunting pagpapalitan ng salita. Ang mag-asawang ito na akin pong tinutukoy ay sina Hope at ang kanya pong ginigiliw na partner in life. Atin po itong mababasa mga kaibigan sa aklat ng Hope, chapter 2, verses 9 to 10. Sino po itong si Hope? Alam niyo po, ayon sa description ng Biblia, itong si Hope daw po ay taong sakdal, matuwid, natatakot sa Diyos, at humihiwalay sa kasamaan. Ngunit, ang diablo talaga mga kaibigan ay sobrang tuso. Na kung saan, sa isang iglap, nawala lahat ng ari-arian ni Hope at maging po ang kanya pong mga anak. At kahuli-hulihan, ang kanya pong katawang lupa ay dumanas ng sobrang hinagpis na kung saan dumating sa punto na isinumpa na ho ni Hope ang kanyang kapanganakan. Meron naman po siyang sinisintang asawa na marahil ay siyang inaasahan ni Hope na magbigay sa kanya ng comfort, ng maybe moral support, something like that. Pero alam niyo mga kaibigan, maging pala ang asawa ni Hope ay naapektuhan sa pagkawala ng kanila pong mga ari-arian at pagkamatay ng kanila pong mga anak. At nung nakita po ng asawang ito, yung pagdurusa na ni Hope, no? Imbes na encouragement yung nasabi niya, ha? Parang sumpa mga kaibigan. Sapagkat sinabi niya sa kanyang asawang si Hope, mananatili ka pa ba sa pagtatapat? Isumpa mo ang Diyos at mamatay ka. Grabe. Ngunit alam niyo mga kaibigan, itong si Hope ay aking inaiisip na malumanay pa rin siyang nagsalita. At sabi niya, alam mo, para kang nagsasalitang hangal. Ano, tatanggap ba tayo ng mabuti sa Diyos at hindi tayo tatanggap ng masama? At ayon po sa Biblia mga kaibigan na hindi ho nagkasala si Hope sa binitawan niyang salita. Tatlong bagay mga kaibigan ang aking napagtanto sa kaganapang ito. Una, ang pananalig at patuloy na pag-asa ni Hope sa Panginoon ay hindi po nawala sa gitna ng kapighatian. Hindi ho nakasalalay sa anumang bagay, kayamanan, karangyaan, o kaginhawaan sa buhay ang pananalig at pananampalataya ni Hope sa ating Diyos. Pangalawa mga kaibigan, atin pong nakita kung paano po na-depress ang asawa ni Hope. Kung ang pananampalataya at pananalig pala natin sa Diyos ay dahil sa mga biyaya na ibinibigay niya sa atin, hindi ho tayo tatagal sa paglilingkod sa Diyos. Kung ang motivation natin kung bakit patuloy tayo nagpapasalamat sa Diyos, nagpupuri sa Diyos, at kinikilala ang Diyos sa ating pong mga buhay ay dahil sa mga material na bagay na ating pong natatamo, tinatamasa sa sanlibutang ito, mawawala po tayo sa harapan ng Diyos. Kaibigan, gaano ho tayo kadalas magpasalamat sa Diyos? Gaano ho tayo kadalas magpuri sa Diyos? Gaano ho kadalas kinikilala natin ang kadakilaan ng Diyos sa ating buhay? Alam mo kaibigan, hindi pa po nagkulang ang Diyos eh. Kailanman
hindi pa po tayo pinabayaan ng Diyos. Labis-labis po ang kanyang pagpapala sa atin. Yun nga lang po kasi, tumitigil ho tayo para kilalanin kung paano po niya tayo pinagpapala. Nandun mga kaibigan na nakafocus tayo sa mga bagay-bagay na anong meron tayo, kung anong kaya nating abutin, kung ano ang kaya nating kunin, at kung nakuha ho natin, kung naging successful tayo sa ating pong mga pamamaraan, that's the only time. Wow, ang sarap pong magbigkas. Lord, thank you. Oh, praise the Lord. Paano po tayo magpuri mga kaibigan kung nasa gitna tayo ng kapighatian? Kung ang mga pangarap po natin mga kaibigan, ang mga nais natin mga kaibigan na hindi ho na ipagkalob sa atin, nagagawa pa rin po ba natin magpasalamat sa Diyos? Kilalanin ang Diyos sa ating pong buhay? Hindi ho kaya nawawala rin ang ating pananalig at pag-asa sa Diyos. Muli po kaibigan, salamat po sa inyong pong pagkakataon na kayo po ay nakisama sa akin sa kaunting pagbabahagi ng kadakilaan at kabutihan ng Diyos. Sa muli po, hangad ko patuloy ang pisikal na kalusugan at katiwasayan sa buhay ng bawat isa sa atin. Lagi po nating tatandaan, ang pagkakaroon ng mga bagay-bagay sa sanlibutan ay pansamantalang kagalakan. Ngunit ang patuloy na pananalig at pag-asa sa Diyos ay gagantimpalahan.